So, before anything else, magandang hapon sa inyong lahat, maulang hapon sa inyong lahat, and we hope that you are fine despite this unfair or weather, and I hope na okay yung connection nyo. Baka may nagbabadya na nawawala ng kuryente or connection, pero it's good that you are here, and you will be able to participate, especially the students, you will be able to participate in this specialized training or orientation on the use of the Species Encoder. So before we proceed, may I ask our director, Sir JC Gonzalez, to, you know, provide a brief opening remarks. Sir JC. Thank you, Flor. So good afternoon, everyone. Excuse me. So this is, I think, the third workshop in a series of workshops relating to our project on digitization and mobilization of our collections. So it's a project under DGBIF and funded by BIFA or BIFA through the Embassy of Japan. And we are fortunate that we have a lot of partners that are helping us with delivery of this project through these workshops. So we're also interested that we could share with you all the insights in terms of the workshop concerning going through the digitization process, including this third training on the use of the Species Encoder. So again, welcome everyone, and I hope you have a interesting time and a very fruitful time during this afternoon. And I'll bring you back to Floor to okay. Thank you, Sir JC, for that welcome. And may I ask Jeremy Naredo, our collections manager, to provide a brief, you know, what do we expect today in this activity, the workshop flow, and of course we go straight ahead to introducing our resource person. So, Jeboy, can you please provide the activities and the lineup? Okay. Good afternoon, everyone. I'm glad that you are here to attend our workshop. So, as Sir JC explained, this is the third workshop in our GBIF-funded GBIF project on digitization. So yeah, so after my explanation, we'll go straight to the training. So this workshop is aimed to capacitate our staff and our prospective volunteers in the use of the Species Encoder. So the Species Encoder is software to record species occurrences, and this is easy to publish in the format that goes after. So we will learn more about this later. So we are joined today by two staff from the ASEAN Centre for Biodiversity. So Mr. Christian Elioran was a resource person already in our second workshop seminar last month. And we are also joined by Mr. Carl Kalyangan, a colleague of Mr. Elioran from the ACB. So I hope that everyone fruitful workshop here. So sana after this we'll be able to start on our digitization projects, our individual digitization projects in our section. So as you can see dun sa screen, after a quick recap on Species Encoder, we'll go straight to the demonstration by our resource persons, and after that, after around 1 hour, mag-start tayo to try the software. So hopefully everyone has successfully installed the or opened the software in their computers. So we'll try to do this on our own. And kung wala kayong
data or specimens ready, I'll share later a Google Drive ng kung ng specimens. This will be herbarium sheets just to practice lang para sa atin. So yeah, I'll give the floor to Sir Kit Aluran. Sir, good afternoon. Welcome po. Welcome everybody. Good afternoon po sa lahat. Salamat ng marami sa pag-invite ulit sa ACB, lalo na po kay Sir JC, for continuing to update us on the project about the BIFA project, BIFA funded project by the GBIF and yung sa iba pang organization na tumutulong. Unfortunately, medyo maulan, kaya hopefully stable lahat yung connection natin kasi medyo magkakaroon tayo ng hands-on training mamaya or actual na mga encoding na nagagawin. Tapos kasama ko pala si Carl, nabanggit nga kanina ni Sir Flor na naging sudyante to ni Sir JC si Carl. Excited na po siya na magturo. So medyo kinakabahan daw siya kasi nandun si Sir JC. Anyway, yung presentation ko ngayon, summarize about the species encoder na dinevelop namin ng sa ECB. Pinresent ko na po to dati nung last month, tapos sabi ko nga, may tatlong module. Usually yung module na species encoder, yung IPT at saka yung pagdating doon sa data publishing. Yung usual na training talaga namin sa BIM, sa ECB, kapag nag-organize kami training abroad, yung bawat module na yan, usually takes 1 day, 2 days na intensive training talaga. Tapos meron pa kami mga field works para talaga magamit talaga nila yung offline na encoder, yung look and feel ng offline encoder. So doon namin nakikita kung ano pa yung mga errors, ano pa yung mga dapat i-improve. Hanggang sa, dati kasi napaka-simple lang itong encoder. Parang meron kang sets of fields na almost 100 na sets of fields sa Excel file. Tapos hanggang sa nanganak kasi yung mga bawat ASEAN countries may mga kanya-kanyang specific na mga requirements. May lalo na yung pagdating sa mga longitude, latitude. Kasi may mga countries ASEAN na ayaw nila ng i-required fields yung longitude, latitude. At saka may mga iba pa. Pero under the Darwin core structure, ano talaga siya, required fields talaga, yung mga ganung klase yung mga data structure, yung longitude, latitude, mga occurrence record. So yan po yung explain ko mamaya about dun sa yung sa Darwin core na species encoder. So yung background, yung sa Darwin core, dinevelop namin to kasi kapag yung purpose pala, yung objective ng species encoder, like for example, nasa field ka or wala kang internet connection, so gusto mo ituloy yung yung pag digitize ng species mo either sa museum collection or sa mga observation, mga field observation, pwede niyo po siyang gamitin yung Excel file na yun, na hindi mo na kailangan mag-install pa ng kung ano-ano ng mga secondary na mga modules or kung ano man. Basta pag inopen mo lang yung Excel file, magra-run na yung macro na programming, tapos pwede ka na mag-encode ng data. Tapos, yung isa pang background ng Excel file, dati kasi, dinevelop namin yan 2010, if I remember correctly, 2010 or 2011. So, before, gumagana siya sa Mac, pero ngayon, hindi ko na siya talaga na-update na sa sobrang dami na rin na ginagawa. Pero sa Windows, okay naman po siya. Gumagana naman maayos. So, yung ayan. Yung sa Species Encoder, na-email ko po kanina bago mag-start yung workshop natin kay Sir Jeremy at saka kay Sir Flor, yung buong folder ng Species Encoder. So kapag in-unzip niyo po 'yon, sa loob ng Species Encoder version 4.2.6, kung papansin nyo, version 4 na siya, tapos ganun nakatindi yung ano, ganun nakadami yung revisions na ginawa namin simula pa nung almost one day kay
10 years ago, maganda. So, kung bubuksan niyo po yung ano, kung bubuksan niyo po yung Species Encoder na folder, sa loob nun, may makikita kayong several sets of files or folders. So, itong species images, kapag ginamit niyo po yung Species Encoder, dyan po lahat ng mga picture na i-store sa loob ng species images na yan na folder. So, kung wala kayong, for example, meron kayong Excel file, yung file lang mismo, yung encoder, tapos nilagay nyo sa isang specific drive, pero wala kayong, nakalimutan yung maglagay ng species images, tapos nag-start kayo ng encoding, automatic, mag-create siya ng folder para dun sa species image na yun. So, lahat ng mga species species images, lahat yung nakastore sa specific na folder niyon. Kasi, ginawa namin to gawa ng sa Excel file, hindi ka pwede mag-store ng pictures sa cell. Hindi ka tulad sa MS Access na pwede kang mag-store ng picture or ng file dun sa cell mismo ng MS Access or iba sa ibang database. So, ang ginawa namin, para to make it more accessible and easier to manage the pictures, so, nag-create po kami ng species images na folder. So, ito po yung una. Tapos, pangalawa, meron po ditong Windows Vista. Ito yung instructions lang. Dati kasi, nung Windows Vista pa, Windows XP, mga ganun. So, additional info lang po ito. Tapos, itong Darwin Core Field, nandyan lahat ng mga data definitions. At saka yung mga data structure ng Darwin Core. Kailangan ko rin to i-update siguro sa the next following day siguro para tapos i-forward ko ulit. Kasi may mga their latest updates na from TADWIG, yung Taxonomic Database Working Group, nung last week kasi. Nung September 21 na 25, nagkaroon ng conference yung TADWIG. So marami na mga updates na ginawa sa Darwin Core. So kailangan ko rin itong i-update. So once na-update ko, ipadala ko po ulit sa inyo yung latest na version. Tapos yung isa, yung manual ng Species Encoder. So lahat po, paano yung instructions, nandiyan na rin po sa manual na yun. Tapos, idagdag ko lang, meron kami palang, meron kaming e-learning online na siguro mamaya papakita din ni Carl sa kanyang demo. Yung e-learning platform na yun, nandun lahat ng mga e-learning facilities namin, nandun yung mga paano gusto matuto ng Darwin Core, gusto matuto ng mapping, gusto matuto ng data management. So, mama, i-share ko sa inyo yung URL nun para ma-check nyo rin. Although hindi pa talaga kompleto yung mga module, pero try nyo rin pong mag-register, mag-check ng kanyang sa URL na yun. Tapos yung isa, yung README, nandyan yung README na text file, nandyan yung mga instructions, additional info about the Species Encoder. Tapos yung last, yung Species Encoder mismo, yung Excel file. So, kung anong version ng Excel mo ngayon, confident naman ako na tatakbo yan sa kahit anong version. Basta hindi lang sa Mac siguro kasi sa Mac hindi ko pa siya na-try sa ngayon. Ayan. So, kabuuan, yan yung laman ng Species Encoder na folder. Yun nandito po. Yan yung laman niya. So, pag binuksan mo yun, ito yung laman ng Species Encoder. So, pag binuksan niyo po yung Species Encoder, yung unang-una niyo pong makikita, kung mapapansin niyo, merong tab sa baba, itong sa ilalim. Yung tab niyan represents specific tables or fields dun sa Species Encoder natin. So, meron din ditong mga color-coded that corresponds to specific tabs na the same color din. Like for example, yung species list, pag kinik niyo po yan, nabuta siya dun sa species list, common names. So yun po yung mga workaround ng Species Encoder kapag binuksan niyo. Tapos yung nito, for example, pag may na-encounter kayo na enable macro, yung Excel kasi ginawa namin yan sa macro, tapos usually kasi by default yung security ng MS Excel binablock nila yung macro,
So ang gawin niyo lang po, meron naman dito instruction kung paano unblock yung micro, yung macro para umopen yung ano, yung Species Encoder. So yan po yung laman, yan po yung ano, yan po yung readme ng Species Encoder namin. Tapos kapag pinuntahan niyo po yung ano, yung another tab, yung metadata, ito yung isa sa mga importante na dapat lagyan, yung sa mga required fields din. Makikita niyo po merong mga basic metadata, yung pangalan ng tao, kung sino nag provide ng resource or ng data, or sino, ano yung method, ano yung mga information about the kung saan ba galing collection, kung saan galing kung anong procedure kung paano kinolect yung data na yan. Nilagyan po namin yan kasi kailangan nyo rin po yan kapag nag-publish na po kayo yung actual data sa IPT. Kasi sa IPT, isa sa mga requirements yung metadata na, for example, hindi mo mapapublish yung data, yung ano mo, yung space record mo or yung resource, yung tawag nila. Usually kasi tawag nila sa mga space data, yung resource na resource data mo. Kapag pinublish mo na sa IPT, hindi siya mapapublish kapag walang metadata. Nandiyan yung tao, kung sino nag-publish, nandiyan yung organization, kung saan siya nanggaling, tapos kung saan siya, kung paano siya binuo. So makikita niyo rin po 'yan. Actually hindi naman po lahat required fields, may mga asterisk po yung ano, may mga asterisk yung mga kailangan niyo lang lagyan. Like for example yung resource title, yung description, tapos yung mga primary contacts, tapos yung organization. Yun po yung mga basic info na kailangan nyo rin pong lagyan. Pero itong metadata na to for you, for ano yan, for proper citation pag na-publish na po na po yung sa IPT. Tapos yung next, yung species list. Ay, nakalimutan ko pala. Pag binuksan nyo pala yung Excel file, may ano pala yan, may magpa-pop up na parang menu. Tapos yung menu na yan, nandyan din po nakalist lahat ng mga tabs dito. Hindi ko lang naisama sa PowerPoint ko. So, kapag in-open nyo po yung Excel file, mag-open po yung isang menu. Tapos, mamaya may papakita din yun ni Carl. Mag-open yung isang menu. Tapos, nandyan po yung mga list na corresponding din dun sa mga tabs. So, I hope naabulo po yung ano ko, yung salita. Medyo mabilis. Pag may mga questions po kayo, mag-comment or mag-ano lang po kayo, mag-raise ng hands. Nandiyan naman po si Sir Ford. So anyway, going back to the species list. So once na in-open nyo po yung Species Encoder form, eto po yung lalabas na ano, na Species Encoder form. Tapos sa left side, yan po yung corresponding na kapag nag when you start encoding the species record, automatic po nagpopopulate po dito siya sa ano, sa species list na tab. Yan. So for example yung lapu-lapu, yung Plectropumus leopardus. So automatic kapag nag-save po kayo, dito na po siya pupunta sa species list na tab. Tapos kung mapapansin niyo yung taxon ID, nag-auto-generate po siya, parang ano siya, ng auto-counter. So, for example, nag-add ka ng record. So, mag-auto-count po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 10. So, ang alam ko hanggang, hindi ko, 57,000 yung ano ng Excel file, yung row. I'm not sure, pero hindi pa naman kami umabot sa ganung record na kadami na na-test namin. Pero try nyo lang po kung naabot talaga ng ganung kadami. So, yun yung ano, yun yung sa Species Encoder form. Yan yung pinaka-main na encoder form na gagamitin nyo. So sa loob niyan, merong mga ano, merong taxon, record level, growth parameters, collecting event. Tapos merong common names, synonyms, locality, at saka images. Pag click niyo po yan, may mga required fields, may mga hindi required fields po diyan kayo na makikita. So mamaya i-demo din po ni Carl yan. So the next one is common names. So when you click the button common names,
it will open, it will pop up another form for common names. So for example, yung Lapu-Lapu, yung Plectropomus leopardus. So yung common name niya, English common name is, yung local common name niya is Lapu-Lapu. So automatically, yung taxon ID, kapag hindi niyo po yung common name, i-assign niyo na po dun sa may common name na taxon ID ng species list. So meron po siyang tinatawag na relational database. Like for example, yung isang species kasi maraming common names, parang 1:1. So yun po yung purpose niya. So for example, ayong Lapu-Lapu, Lapu-Lapu 1, Lapu-Lapu 2, Lapu-Lapu 3. So mag auto-generate po tong taxon ID with a specific na taxon scientific name ng Lapu-Lapu. So under the common names may mga required fields. Kung pansinin niyo po, meron mga asterisk na mga required fields. Yan po yung kailangan niyong lamanan. Pero the rest, kung may laman po, mas okay. Kung wala, libas blank na lang. Okay din naman yun. The next one is yung vocabularies. Yung sa vocabularies naman, nandyan lahat ng mga collections of all yung mga drop-down list dun sa form. Like for example, country. Nandyan po yung kasi 10 countries na naman yung inano namin tinitrain sa digitization of species. So nandyan yung 10 ASEAN countries. Tapos nandyan din po yung kingdom. Nandyan din po yung list ng all, lahat ng kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Lahat po yan nandyan sa list. Yung sa vocabulary, pwede nyo po yung i-modify. Pero, but we discourage to remove some content kasi naka-program na po siya na doon sa back-end ng database namin. Usually kasi, like for example, yung sa back-end namin na database, may mga information kami na kinukuha sa catalog of life. So from time to time, ina-update namin yung taxonomic backbone ng Species Encoder namin para mag-match din siya doon sa GBIF. Kasi nasabi ko po yung matching ng taxon sa GBIF kasi once na publish na po kayo ng data sa GBIF, meron po doon web service sa GBIF na minamatch na yung taxon names. So kapag hindi nag-match doon yung taxon names sa system ng GBIF, di-disregard po yung data, considered as nakalimutan ko yung term. Basta hindi po yung sasama sa listing ng GBIF. Makikita nyo naman po yun kapag nag-publish na po kayo ng data. Next one is yung data definition. Yung data definition naman, nandyan lahat ng mga, I'm sure hindi ko na ito na-update eh. Pero basically, yan po yung equivalent ng fields sa Excel file, yung mga header. Yan po yung definition, yung description ng bawat header. Pero doon mismo sa Excel file, kapag hinover nyo po yung header o yung fields, may magpa-pop up po doon na mga data definition. So sana makatulong din po yun sa pag-manage or pag-provide ng information about the space data. So dalagan po namin ng pop-up para hindi na kailangan pumunta sa data definition na tabs. Doon pa lang, makikita na para saan ba itong basis of record? Ano ba itong gamit ito? Tapos para saan ba itong collector number, etc. etc. So yun po yung purpose ng data definition. The next one is yung Darwin Core Species. Ito lang po yung example lang na ginawa namin dati. Kasi nung dinevelop namin to, tapos introduce namin sa ASEAN countries, hindi pa sila familiar sa Darwin Core. So wala talaga silang idea kung ano ba yan, Darwin Core? Alam namin si Darwin Core. Si Darwin parang yung dun sa Darwin, yung tao mismo. Pero yung Darwin Core Species, nilagyan namin ng example data sets. Siguro sa inyo, different data sets namin yan. Yung nilagyan ko lang po dito na kulay pula, yung format ng date last, yung month na yung date, dapat naka year, month, day. Yung format ng date.
Tapos separated by dash. Yan po yung standard format na in-accept ng Darwin Core. Kaya po meron siya dito naka. Nilagay ko po ng comment kasi dati pa to na ano eh. Dati pa to na structure. So the next one is geo collection. Ito naman kapag gusto niyo lagyan ng ano ng longitude latitude ng yung species record niyo. Yung GBIF actually hindi talaga sila ano nang yung tag nito primary na yung nagko-collect talaga ng data. Ano lang sila yung nagbibidget lang sila ng biodiversity data from other countries around the globe. So may mga information na walang longitude latitude. So yung mga information yon dinidisregard yung system. So mas maganda kung merong data about decimal longitude, decimal latitude. So yan po yung format na ginagamit sa GBIF na pwede natin ilagay dun sa Species Encoder. Tapos pwede na rin pong ilagay dito yung field at saka yung mga required field na dyan na rin po. At saka hindi naman lahat talaga siya required field dun sa geographic collection. Tapos yung synonyms, pwede rin pag kung may information kayo about synonyms, pwede na rin po malagyan. Same din po yung relationship, database relationship niya sa common names. So, one is to many. For example, yung Pectropumus tupardus, marami siyang synonyms. So, kung mapapansin nyo, ito example data lang ito, huwag yung pansinin. Like for example, yung Pectropumus tupardus, yung lapu-lapu, yung taxon ID niya is 3. So, ang for example, yung synonyms na Chanda, Ambasis. So, ganun po yung mangyayari. So, kung mas maraming synonyms na related siya dun sa taxon ID na 3, dun sa scientific name na Lapu-Lapu or Pectropumus lupardus, i-degenerate na po dun yung taxon ID. Same din po dito sa synonyms. Meron taxon ID. Pag kinlik nyo po yung synonyms na button, automatico, mag-i-assign nyo po yung taxon ID, which is 3. So, for example, dumami na yung data nyo. Umabot na ng 100 o umabot na ng 250. So, gusto nyo mag-add ng alam ba, yung palaka. Meron kayong frog na scientific name, tapos gusto nyo magdagdag ng common names ng frog. So, pag kinik yung common names, under siya ng 200 na taxon names, ilalagay dyan 200, tapos same with the synonyms, 200, tapos ilalagay niya po yung, ano, yung mga synonyms niya and common names. So yun po yung ano, yung routine or yung structure na ginawa namin para related yung bawat cell or yung bawat tabs na ng encoder. Tapos study one, yung last, yung threat status. Nandiyan yung IUCN, tapos merong national threat status. Actually, medyo nagkaano pa dati ito, medyo nag-issue pa kasi bukod dun sa Philippines, maraming country ang nagpo-provide sa amin na data. Eh, may mga information. We have information from IUCN. Like for example, may isang mammal na it is threatened sa IUCN nakalagay doon. Pero doon sa country, hindi pala siya threatened. Parang ganun. So ganun yung mga case. Kaya nilagyan namin yung purpose na nilagyan namin ng threat status para may comparison yung IUCN threat status at saka yung national threat status. National meaning yung country na threat status. So, after nun, yung lahat ng mga information, lahat ng mga species record na in-encode nyo, pwede na siyang ano, pwede na siyang palitin ko lang. Pwede na siyang i-publish siya sa GBIF using yung IPT. So yung structure ng pag-publish ng dataset or ng resource data sa GBIF, dadaan yan sa ano, yung 1, 2, 3, tatlong process or actually apat pa nga eh. Yun. So unang-una, for example, meron kang species data, yung dinevelop, yung ano, yung Species Encoder. Lahat ng mga fields nun, kapag pinublish nyo po sa IPT, automatic,
imamap niya po yun, yung mga fields at saka or columns dun sa specific na record. Paano kung yung field mo hindi mo napalitan? Like for example yung kingdom mo, ginawa mo lang king. So hindi siya nag-match dun sa Darwin Core. So ang gagawin ng IPT, i-disregard na yun. Pero pwede mo siyang i-map manually. Like for example, yung kingdom, hanapin mo lang dun yung, magkakaroon siya ng drop-down list, hanapin mo dun yung king na field. So pag sinelect niyo po yun, automatic, imamatch po dun ng IPT yung specific na field dun sa kingdom. So ganun po yung tinatawag na mapping sa IPT. So dito sa pag-publish na lang sa GBIF, like for example, siguro starting from now, mag-encode na kayo, magpa-publish na kayo ng data sa GBIF. Kasama po dun yung actually, yung ipapublish mo lang talaga sa GBIF yung species list, yung species data. Tapos kasama dun yung metadata, yung binanggit ko kanina. Tapos yung occurrence data. Ito talaga yung, these are the three main components na pinaprocess ng IPT para makapag-publish ka ng GBIF. So, once na meron ka nitong tatlong component na to, gagamit ka ng tool or pwede kang gumamit ng spreadsheet processor. Ito yung dinevelop namin ng spreadsheet processor, tapos yung Darwin Core Assistant, at saka maraming online tool ngayon na dinevelop ng bawat organization na sinusunod din nila yung Darwin Core Standard. Dati, previously, nung hindi pa ganun katunog o kasikat yung IPT, ang ginagamit nila dati yung digger or tapir or biocase. Ito yung mga community tools ng sa bioinformatics na process ka ng information about biodiversity data. Tapos, yung disadvantage nung dati, wala silang central repository na pwede na lang i-publish. So, ang ginawa ng GBIF, nag-develop sila ng IPT. So, para lahat na lang mga biodiversity related data, iisang bagsakan na lang. So, doon na lang mismo lahat sa IPT. Ngayon, itong trend ng tapir, digger, at saka biocase, hindi na siya masyadong ginagamit kasi lahat ng mga biodiverse informatics related na mga database, IPT na ginagamit. Na yung background ay yung back-end na database, yun yung Darwin Core. So, yun yung kagandahan ng Darwin Core. Maraming pwede kang mag... ang purpose kasi ng Darwin Core, pwede kang i-share yung information, pwede mong gamitin yung space record mo across bioinformatics community. So, kumbaga sa ano, pwede mag-usap yung database nyo using a common standard na yung Darwin Core. So, once na na-publish nyo yung data nyo, dati kasi yung hindi pa ganun ka-fully developed yung system ng GBIF, kapag pinablish mo yung data mo, it takes about almost one day ata bago mag-reflect dun sa GBIF network nila. Or minsan, mano-mano pa nilang i-flag or i-index dun sa server. So ngayon, ang ginawa ng GBIF, once na kinlik mo yung publish sa IPT, after ilang minutes lang, kapag hindi ganun ka-traffic yung system, lalabas na yung record mo globally. So pwede na siyang makita or pwede na siyang searchable na globally yung datasets mo. So I'm sure napuntahan nyo rin po siguro yung GBIF na website, napuntahan nyo na rin yung ibang mga data provider globally. So yun po yung advantage ng using ng Darwin Core as a back-end database. So yung ibang partners namin, lalo na sa ASEAN, every time magkaroon po kami ng workshop, lagi talaga namin sinasama yung module na Species Encoder. At saka lagi, we always encourage them to use the Species Encoder. Kasi most of them doesn't have a background on how to develop a database from scratch or doesn't have a background on how to manage a database from scratch. Ang ginawa namin sa BIM, sa ECB, hindi kami nag-develop na kung anong meron na, kundi kung anong meron, parang nilabas lang namin para mapadali yung buhay ng
ng gumagamit ng Species Encoder. So yan po yung background ng Species Encoder. So yun, tulad ng slides ko dati, dapat maging familiarize po kayo. Huwag po kayong matakot na gamitin yung ano, yung Species Encoder. Pag nasira, sabihin niyo lang po, papadalan po ulit namin kayo ng bago. Excel file po niya, hindi talaga namin makontrol yung errors or something. Basta laruin niyo lang po yung Excel na encoder. Tapos organize your data at saka utilize yung mga ano, yung mga available na mga tools online. Ayun. Thank you, yan lang po. All right. All right, Sir Kit, thank you. Thank you very much for that comprehensive presentation. So, do sa do chinat natin kanina that we can accept one or two live very short questions after the presentation of Sir Kit. So, if any one of you have a pressing question that you would like Sir Kit to answer before we go to the hands-on exercises, please, you could turn on your video and ask your question now. And additionally, I have already sent the presentation of Sir Kit through the chat box. If you are not able to download it, probably we could also email it later. So any questions from the participants, from the audience? So walang questions from the group? Do we go ahead? So no, si Carl? Sir. Sa open forum na siguro. Open forum? Okay, sige. So with that, thank you very much, Kit. And may we request Carl to to do the hands-on exercises with our participants. Okay, Carl? Okay. Okay, Carl? Hello. Good afternoon, everyone. Carl po from ASEAN Centre for Biodiversity. Ako po ang mag-demonstrate ng hands-on exercise. Pero bago po tayo pumunta doon, papakita ko muna yung BIM e-learning platform. Tapos may mga introductory concepts na malaman, tsaka konting samples kung paano kung bakit tayo gumagamit ng Species Encoder. Okay. So, si-share ko yung screen ko. Nakikita niyo po ba yung share ko na window na link sa BIM e-learning platform? Kita namin, Carl. So ito yung introductory concepts para doon sa paggamit ng Species Data Encoder. So pwede niyo naman basahin yung this course aims to enhance the capacity of students to implement biodiversity data mobilization efforts effective and according to globally accepted standards, data standards. So yung Darwin Core, globally accepted data standard. Tayo kasi from our different institutions, may sarili-sariling way tayo na pag-store ng data natin. By using the encoder, mahomogenize natin yung itsura ng data para mabilis i-upload at ma-share sa ibang global providers, data providers, ma-publish. Yun. So the course focuses on the technical aspects of data mobilization, specifically introducing the Darwin Core standard and transforming data from their verbatim forms into Darwin Core and merging different data into a coherent output that can be accepted and published by data global data holder. So, yung sinabi ko kanina. So, ito yung mga objectives ng course. So, yan. Pwede nyo lang basahin. Pwede nyo explore later. Tapos meron din tayong written examples, written instructions on how to use the encoder. So pwede niyong balikan lang ito kung nalilito kayo dun sa, or nawawala kayo dun sa paggamit ng Excel file. Okay. So next, papakita ko kung paano mag-encode. Pero gagamitin ko muna yung online para mabilis lang. Run through. So, online Species Encoder. Katumbas nito yung offline naman. Pero ito diretso na nagsisave dun sa
species database kasi may internet naman. So example, kunwari meron tayong gantong checklist. Ito ay species checklist ng isang protected area sa Vietnam, Pukpung National Park. Yan, may mga common names sila dito sa left side, left column. Tapos dito sa right column naman, mga scientific name. So, try natin itong isang naman. Pseudobagrus fulvidrapo. So, we have only the scientific name. Bale sa database, may mga required fields ka kasi na, which is marked by itong red asterisk. Hindi masisave yung record mo kung walang laman yung field na yun na may mark ng red asterisk. So, the country, kung anong country matatagpuan itong Kukpung, Vietnam. And its classification, kukupihin natin itong scientific name, tapos search natin sa ano, kung anumang global data holder ang ginagamit nyo. So, yung ginagamit namin ay yung catalog of life. So, yan. Kasi kailangan natin hanapin yung ano, kingdom all the way to family. Kasi all of them are required fields. So, ito yung hanap na, ano, na record. It shows na outdated yung name na gamit or hindi siya yung primary scientific name na gamit ng ano na ng species. So, i-click lang natin. So, yung primary name is Tapirus fulvidrapo. And sa baba, mahanap natin yung mga missing na information. Kingdom to family. So, bagridae siya. So, yung feature nung ano, nung encoder, yan, may mga drop-down list siya na kailangan punuhan. So, animalia siya. Tapos, core date or data. Tapos, siduriformes, kanyang order. Class pala. Animalia, core data. Interrogator. Then, siduriformes. And bad reading. So yan. Na-complete na yung mga required fields dito sa second tab. Pwede na tayong umusod sa taxonomy tab. So may mga required fields pa rin siya. Genus. So kukunin natin yung updated name na katumbas nung nasa PDF file ng protected area. Protected data checklist. So, kapat. Tapos, copy-paste lang natin dito. Tapos, kailangan din natin ng author kasi required field din siya. Tapos, may mga fields na walang red asterisk. Pero, optional fields sila. So, kung mas marami kang information na may lalagay, mas maganda or mas ano comprehensive yung database mo. So hanapin natin yung mga iba pang ano pwede natin i-fill up sa fields. So iba pang ano mas comprehensive na data holder is yung IUCN. Pwede natin i-cross-check yung species doon para may more supplemental information tayo. So ito, may citation siya dito. Tapos nakita naman natin, meron ding citation na optional field. So pwede natin copy to. Tapos ipipaste ko lang sa notepad. Then, babalik ko doon sa citation. Tapos, ito pang pwedeng punuan ay yung taxonomic group. So, ang bagridae
anong ba grade from siluriformes, bale, freshwater fish. Hanapin natin kung may freshwater fish dito. Ayun. And next source. Yeah, pwedeng yung blank lang din. And the next required field is the IUCN threat status. So IUCN threat status, this one, LC. And it was assessed last January 2011. So this concern in then 2011. And national threat status, kung merong information available dito, check natin. So wala siyang column na available for the national threat status. We can leave it unevaluated. And then, ang ginagawa ko kasi walang default na date dito, ginagawa kong 2000 lang. Tapos, native status naman, hanapin natin kung meron siyang native status dito sa ano, IUCN. Or kung meron ka na, meron lang dati dun sa data mo, yun ang gagamitin mo. Pero dun sa provided na PDF, wala. So hanapin natin kung meron dito. So, meron naman dito, says native and next-term resident. Tsaka matatagpuan siya sa China, Lao PDR, and Vietnam. So yung ASEAN, dalawa lang dito. So ito yung mga i-upload natin doon sa database. So native siya. Hanapin natin yung native. Tapos description. Optional field din siya, pero maraming mga description na pwedeng kunin dito sa ano, sa UCN. So kapatayin natin to. Tapos paste lang sa notepad. Ito pwede rin to. How to describe the species yung range niya. Pahin ulit natin. Paste lang. Tapos, pwedeng kunin the population, detail. Habitat and ecology. May threat siya, no threats daw. Use and trade. Food fish. No conservation details available. So, yung description, paste natin dito. Sa mga nakuha natin na information sa IUCN Redis. Once the required fields are, required fields and optional fields are completed, we can move on to the next tab, which is the record level. So, institution code, anong gamit niya na institution code? Kasi sa amin ay ACB, BISS, and then my corresponding country kung saan siya located. So, Vietnam. Tapos yung record URL, kakopihin lang yung sources nung supplementary information. Kasi ang information lang na meron tayo, yung scientific name, kinumpleto lang natin gamit nung mga ibang websites. Yan. Tapos, umuha rin tayo ng information dito. Okay, not good. Tapos, separate siya by semicolon and then space. Once the required fields are completed, we move on to the next tab, the goal parameters. And if you have the information for this, for your, kunwari, occurrence yung data nyo, meron kayo siguro mga ibang information na met. Na would be relevant to these fields. Pwede nyo i-input dito. Tapos kung wala naman, tapos very noteworthy yung information, pwede nyo ilagay dito sa notes. Kung wala dito sa mga ibang fields yung talagang important na detail na gusto nyo ma-save.
And then the collecting events in basis of record. So it was a checklist. So taxon. Ito. Basis of record. And then human observation. Ito yung mga ano, occurrence records. Eh, yung isa naman kanina, yung PDF lang, ay taxon. Or pwedeng, taxon. So taxon. And then you collect the 20. And then save. So yun na save yung record natin for Tachyurus will be Draco. Pwede natin i-check kung tama yung mga in-encode natin na information. Tama. Ayan. So kung may available na image, magkakaroon ka ng bagong tabs, image and additional information. So tingnan, wala naman siyang image sa IUCN, wala rin siyang image sa dito sa fish base. So hindi na natin kailangan lagyan. Tapos ito. Marami siyang synonyms. So dun sa bagong nag-appear na tab, meron siyang synonyms. So pwede natin kopyahin yung mga nandito. Add synonyms, add new. Tapos hihiwalay nyo lang yung scientific name. Ay, yung synonym mismo dun sa scientific name mo ito. Yan, save nyo lang isa. Tapos next. Ganun ulit. Ganito din yung ginagawa dun sa offline species encoder. Pero yun, isa-save nyo lang dun sa database mo. Ito kasi diretso na nag-save sa species database ng CHN, clearinghouse mechanism ng ASEAN Centre for Biodiversity. Isa, kailangan mong isave dun sa encoder at software encoder tapos tsaka mo ipapasa yung file dun sa magpapublish sa IPT o kaya kung saan mang uploading platform. Tapos kung wala available na scientific name author, pwede mong gamitin itong ano, open and close parenthesis lang. Magsasave siya. And then tignan natin kung may common name siya. Ito, meron siyang common name. Magmilin lang tayo dito. Ito, Cabo, kasi from Vietnam. Pero pwede rin natin lagyan ng English common names. So may common name dito at saka may localities. Place mo na natin sa semi-special characters. Then Vietnam. Tapos may localities din siya. Pwede mo, hindi siya required, pero pwede mo punahan. Locality. So, yan. Kung national park. Dito sa taas. May mga ano. More detailed information tungkol doon sa locality niya. For occurrence records, yun, pwede mong i-encode yung longitude and latitude niya dito. So, pwede rin pa na lagyan ng country. Pero wag na.
And then click on the name again to go back to the preview. So nakasave ka na ng isang record sa database. Okay. Balik naman tayo ulit dun sa BIM e-learning. Ito yung mga instructions, pwede nyo i-follow. Tapos, may mga documents dito na pwede nyo i-download for reference. Nandito yung PowerPoint ni Kuya Kit kanina. Tapos meron ding module dito. Tsaka meron din, naka-upload din dito yung Species Encoder. Para kung may ma-bug kayo dun sa na receive nyo earlier, pwede yung mag-download ulit dito. Bagal lang mag-load. Ito yung mga concepts na kailangan yung para ma-familiarize kayo kung bakit ginagamit yung offline species encoder. Tapos ito yung may mga sample organizations dito na gumagamit ng Darwin Core format para sa interoperability or mabilis nilang ma-share yung kanilang mga data. Yung mga examples and catalog of life. Meron tayong sample exercise para malaman nyo kung kahit anong pagkakaiba ng mga data nyo, pwede siyang maging homogenized, maging interoperable. So, example, meron tayong tatlong sample tables dito. Table A, observation, table B, live specimen, and table C, literature. So, meron silang mga different field names, column names. For table A, name, when and where. Table B, for the live specimen, genus hanggang substrate. Tapos for table C naman, literature, name din, tapos all the way to longitude and latitude. So bawat field column names na to, may katumbas na mga Darwin Core terms. So itong mga simple tables to complicated tables, pwede mong i-merge yan para maging interoperable tsaka shareable for other global data holders. So example, for table A, yung name, name column can be converted to vernacular name, which is a Darwin Core term. And the when column name can be converted or divided into four different columns, which are Darwin Core terms. So because when is not a Darwin Core term, so the when will be converted into year, month, day, and event time. And as for the where, the verbatim, the Darwin Core term equivalent is verbatim locality. There. So from three columns, it became six columns when your data will be converted into Darwin Core. And for the next one, B, ganun din, genus. So genus has a corresponding Darwin Core term. So genus, species, or specific epithet, author, its Darwin Core term equivalent is scientific name authorship. As for the date, it's almost the same as when, it will be divided into year, month, and day. And for the location, verbatim location is the Darwin Core term. Collector,
will be converted into recorded by and identified by as a Darwin core term identified by without the space. And then for substrate column name, it will be Darwin core term associated taxa. And moving on to the last table, we have five column names, and then this will be converted name, this genus and species also, date, when, date, month, day, year, and then place, verbatim location, and longitude, latitude, verbatim, longitude, latitude. So this just shows you that however, whatever your table looks like, it can always be converted into Darwin core. So be it simple table with only three columns or a table with more than seven columns, they can always be converted into Darwin core and they can be merged. So this last table, the three previous tables was merged into one. And you can see with the legend, not all the information was provided. Like we did in the online Species Encoder, you were only given the scientific name, the genus and the species name. So you would have to research. If you're not provided with information, the required information, you would have to research. So here in the merge table, given column names, this one, and then research information, we only had the common name for the first table, house sparrow. So we would look for the scientific name of the house sparrow. So it would be Passer domesticus. And then we would complete the other fields. As for Fagus crenata naman, from the third table, we didn't have its scientific name authorship. So we had to look for it. So it would be blue mate. And then its vernacular name is Buna. There. So this is the offline Species Encoder. And it's easy to operate, and you just follow the instructions we have here. But we would go through it also. So this is the form of the offline Species Encoder. To start adding your record, you click on this second button, the Species Encoder, and then you would notice it's fairly similar to the online with the different tabs here, and then they have the same required fields. Yeah, so it's the same as the online. Let's do the same record we did in the online encoder. So Animalia. Carl? Yes. Hindi makita yung screen. Yung screen ng Excel mismo. Hindi makita talaga. Yes. Unshare mo muna yung screen niya, tapos i-share mo yung Excel file. Okay. Nakikita na. Ayan. Okay. Okay. Thank you. Okay. So here, the offline Species Encoder. This was sent to you earlier. So it looks fairly the same as the online version with the same required fields. So Animalia, kingdom, all the way to family. Let's add the same record we did with the online version. So it was Bagridae, so let's change this to Siluriformes. Siluriformes. There, and then Bagridae. There. Like that. But this is a default. Yeah. This was already encoded, so let's make a new one. Add this one. And, so everything will go blank.
And then you have to fill in the required fields and optional fields that you have. So the kingdom, Kingdom Animalia. A feature that this database has is you can, if you're already provided with the family name, you can just go directly to the family name and look for it. And the above fields would be automatically completed. So let's type in Suriformis. So the above fields will be completed. The same works with the online species encoder. So you don't have to be wasting your time doing this one by one. The next is the taxon tab. Let's get the information from the other encoder. So Taki series will be Draco. Copy and then paste. And then cut and paste. And then scientific name, author, and then binocular name. Okay. Native status, native, ASEAN threat status. It was least concern. Least concern in 2011. And then national threat status, we are not provided with it, so let's just click on unknown. And then we can move on to the next. I forgot, the country code located here is Vietnam. Next tab, record level, date last modified. So for example, today was the when we last added a new record. So the new record was Tachichurus added today, 2020. October. And then your institution code, example, national history, the collection code, pang ilan na to sa database, so pang ilan na ba siya, pang lima, so 05. Or for example, your record will reach thousands. Yes. And then catalog number, combination of the institution code, the collection code. And then record URL, we will copy the URL where we got the supplemental information. And then separate the URLs with a semicolon and then a space. Next is good parameters. We have no required fields here, but only optional fields, which you can complete according to your availability of data. And then next, collecting event, the basis of record. It was a taxon because it's only a checklist. If you have an occurrence record, you would pick human observation or machine observation if it is from photographs, actual photographs. And then once you have completed the required fields, you can click on save.
So here you would notice your record has been saved and it's visible in the spreadsheet. Yeah. But we're not yet done because like we did in the online version, we had synonyms, so we can add the synonyms once your record was saved. Add a synonym, we could go back to the catalog of life and you would copy again the information provided over there. And save citation. And save. There. We will do this for a few more times. Copy again the information from the catalog of life, and then fill up the required fields. Add another synonym. Then save. Now you have successfully saved two synonyms, and then they would be reflected in the spreadsheet. So Kuya Kit also mentioned a few features of the database. If you are not familiar with what kind of information you are supposed to enter, you can go to the vocabularies. Data definitions, you go to the data definitions, this one. It would give you information on what kind of data, what kind of information you're supposed to enter in the fields, be it text or numeric, It shows the description of the information you're supposed to enter into the field. And it even shows you if they are required or optional or highly recommended. There. And on the last column are the descriptions of the different fields. So there. Then go back again to the main menu. And then to add a new another record, click again on the Species Encoder and add to create a new record. There, so six, it will be the sixth record in the database. And you start again, Animalia, Cordata. Yeah. So there, I think we're done with the examples. So I think you're supposed to
do your set your own data. You can try and add your information into your database. You can go. I think we're done with the demo on how to use the species encoder, the applied species encoder. Hello. Hi. Thank you, Carl. Thank you, Carl. Thank you, Carl. Thank you, Carl. So, Thank you. May idadagdag lang ako dun sa demo ni Carl. Yes. Kung mapapansin niyo, if you notice, there are every form, there are search tab. So, we provide these search functionalities for encoders or users to search their database. So, for example, pag dumami ng record, dumagdag ng dumang, so mahirap na hanapin per row. So, ang ginawa namin, pag kinlik mo yung click mo yung search tab, Carl. Sa taas. Yung search. Ito. Yan. Oh, yan. Search. Oh. So, if you notice, ang dami yung mga search, search tab. So, ginawa namin, ganyan kadami ito, kasi. Yan yung mga request dati ng mga tinrain namin sa other countries. Gusto na mas maraming search functionalities, mas maganda. So, kung yun po yung isa sa mga functionality na pwede nyo pong gamitin na feature. Tapos, may isa pa. Siguro iniisip nyo, pagdating sa images, gaano kadami ang pwede niyang i-store na images sa bawat species. So, kahit gaano po kadami ang pwede niyang ilagay na pictures dun sa specific na image, na record. When you click the image, punta ka sa image card na tab. Close mo. Cancel. Image. Tapos images. Oh, click mo yung add image. Oh, okay. For example, sige, dyan lang. Oh. Okay lang. Mag-add ako ng image? Oo, oh, mag-add ka ng image. Kasi I'm sure may mga collection of image yung mga yan. So, ayan. If you notice, may tab sa baba, merong add image, delete image, yung delete this, at saka yung set this image is primary. Yung add image, yun yung every time na, diba, sa isang scientific name, meron kang 10 na picture. Pwede pa kayong mag-add hanggang sa 10 na picture na pwede nyo pong ilagay. Tapos yung delete image, yung delete this, pag kinlik nyo po yung delete na tab, automatically po, madi-delete din po dun siya sa species images na folder. So, yan po yung functionality niyan. Ginawa namin ng ganyan kasi para hindi siya mag-duplicate yung mga record o yung mga pictures dun sa species images na folder. Tapos yung isang tab, yung last, yung set this image as primary. Kung papansin nyo, meron dun sa upper left corner ng form. So, ginawa ni Carl as set this image as primary. So, halimbawa, meron kayong 10 collection. Halimbawa, yan, may dalawang image. Ayan, dalawang image si Carl. So, pinili na yung isang image as primary image dun as thumbnail dun sa pinaka-form. So, kayo na pong bahala kung anong, for graphical user interface na kung aling mas magandang picture na represents dun sa scientific name or sa bawat row ng record. Yan lang idadagdag ko. All right, thank you. Thank you, Kit. Thank you, Carl. So it's already 4:00 and medyo na late tayo ng konti, but we still have time. And probably I will turn you over to Jeboy to provide some instructions before we proceed to the hands-on exercises. Jeboy? Yeah, hello po. Yan, so
Hopefully meron kayong na prepare na konting data or specimens for encoding dito sa Species Encoder. Kung wala, paki-check yung chat box, may sinend ako na Google Drive. Kasama rin siya dun sa Google Drive ng Species Encoder na senior ko. So, meron yung sample ng mga herbarium sheets na pwedeng basis for trial din sa Species Encoder. So, anong oras na ba? 4 o'clock supposedly hanggang 4 o'clock tayo. Siguro hanggang 4:15 i-adjust na lang natin. Hanggang 4:15 try natin gamitin yung Species Encoder on our own specimens, our own data. Tapos after that, sigurado may mga mapapansin tayong comments on our part kung ano mga violent reactions. Joke lang. Na ganun. So, yun ay sana maraming feedback na makuha from our attendees today. And, tapos habang nandito lang naman kami siguro, pati si Carl and Sir Keith, habang ginagawa niyo yung encoding, pwede na kayong mag chat ng mga questions or kahit voice chat kayo mga comments. One more thing, Jeboy, kung if they feel they would like to share their screen para ipakita kay Carl at kay Kit kung ano yung talagang ginagawa nila and what is the problem, just inform us through the group chat so that I could actually give you the ability to share your screen. So yun lang po. Yan. So start na po tayo mag encode. So, ang usapan natin by 4:15, we will be calling one or two participants to share their screen and show really that they have been able to put some data into their Species Encoder. Okay po ba yun? Alright. Of course, if you have questions that you would like Kit and Carl to answer, don't hesitate to put your questions into the group chat. And if you would like to share your screen, just let me know. Oh, may tanong na ako. Kaya kay Sir Kit. Kasi hiwa-hiwalay kami mag-ano yan eh. Hiwa-hiwalay kami mag-encode sa ano. Ano yung advice nyo sa pag-encode namin? Isang computer lang ba gamitin namin or kahit marami kaming computer, pwede namin silang mapagsama-sama into one parang data set? Oh, actually, natanong na rin sa amin dati yan eh. Hindi pa namin na-try yung MS Access, pwede mo siyang i-open yung mga multiple users. Pero hindi pa namin na-try yung, di ba, meron kang Excel file sa isang common drive sa network. Okay po. Tapos i-open mo siya sa isang team, i-open mo yung bawat, hindi pa namin nasubukan. Pero, pwede niyo pong i-try. Di ba, meron kayong common drive sa network niyo, tapos i-open niyo sabay-sabay yung Excel file. Kasi lang, baka mag-read-only lang yan eh. Pero hindi pa namin nasubukan talaga na i-improve pa na multiple user na pwedeng gumamit ng Excel file. Paano yun? Excel file din ang bubuksan mo? Or pwede nilang gawin na paghatian yung data? Yung number, ganun. Pwede na ba yung iset? Yung number, o. Kasi taxon ay... usually, yun yung encourage namin sa mga nag-encode. Like for example, meron kang 100 na records. Tapos merong 5 na nag-encode. So, hinahati-hati. No? 26, tapos 20 sa ganun. So, pwede po yun. Pwede po yung gamitin. Yung, sir, kasi karamihan siyempre ng mga namin, specimens namin, magpapaulit-ulit yun eh, yung scientific name. Maano ba yun? Parang marirecognize yun yung Species Encoder na iisa lang to na scientific name tapos. Pero magkakaibang record siya. Ang pwede kasi dyan, like for example,
yung pag-encode nun, halimbawa pag may bagong record, nag-auto-count yung taxon ID. Pero, kung halimbawa, hindi, kung ayaw na siyang i-encode dun mismo sa form, pwede na rin pong i-copy-paste na mismo dun sa spreadsheet yung okay. data. Para hindi na po kayo yung parang mano-mano na siyang i-type. Pero, dapat yung careful lang dun sa mga drop-down list kasi ano siya ng case-sensitive pag sa Excel file. Okay. Sige, magta-try din ako. Carl, hindi pa natin nasubukan ano, no? Na sa isang network tapos multiple yung nag-encode. Hindi pa, no? Okay. Kasi sa in-success, pwedeng gawin yun eh. Ano? Tsaka habang nag-encode pala sila, pag in-open niyo po yung Excel file, huwag po laging kalimutan na mag-add record. Tapos, once na natapos na po kayo mag-encode, close na po yung form. Tapos, i-save niyo po yung Excel file na ginagamit niyo. Kasi hindi siya po automatic yung form, automatic na nag-populate dun sa spreadsheet. Pero kailangan nyo rin po i-save yung worksheet nyo para hindi po mawala yung in-encode nyo. At saka, lagi pong mag-backup ng Excel file, ng record. Question. Yes, sige pa. Kung magba-backup sila, hindi ko kasi napansin yung structure ng ng file nyo. Yung species encoder ba ay nasa isang folder lang, including the images?
Ah, nasa isang folder lang. Okay. So dapat pala when they do their backups, the whole folder ang kinokopya nila, no? Okay. Basta nandun yung ano, yung importante na naman yung species images na folder at saka yung Excel file mismo. Okay. Pero kung halimbawa, nag-start sila ng encode agad tapos nakalimutan, wala pala yung species images na folder. Uh-huh. So once na nag-save ka ng record, automatic magka-create siya doon ng folder sa loob. Para hindi mawala yung picture. Para may nagtanong ata. Okay, may tanong si Dave. Mm-hmm. So hindi daw lumalabas yung form to add kasi sa Mac. Yun ang tatanong ko sana. Oo. Mac daw ginagamit niya. So Ano pong error? Oo nga, sa Mac yun eh. Kasi dati na gumagana sa Mac yun eh. Siguro may mga modules doon na nag-update from Windows. Okay, so Excel file lang daw. Ayun. Ano yun? Yung try nyo po enable yung macro sa Mac. Meron dun yung ano pa yung setup ng Mac. Macro ng Excel o macro ng Access? MS Access. MS Access yung macro ano, ng diba? Excel yan. Ano Excel? Okay. Yung hindi Excel. Kasi by default ano yan eh. Once in-open mo yung Excel file, mag-open yung ano yung parang menu niya doon. Tapos niya. Usually may mga cases na ano, may mga cases na hindi nagpa-pop yung menu. Mm-hmm. Enabled na ang gamit ko bukas na ang macro. Ayan. So malamang naka-disable po siguro yung macro sa ano sa Mac. Pwede niyo pong ano yan. Nasa Excel, yung under ng option. Hindi ko rin kabisado yung Mac na ano. Basta i-enable nilang po yung ano, yung macro sa Mac na environment. By default kasi parang inano niyan, Mac yan eh, parang dinidisable, parang yung macro kasi considered as ano yan, parang threat sa system nila. Yung lang yung mga Visual Basic na programming o sa Mac. So by default hindi nila binubuksan yung hindi nila nilalaban yung mga Visual Basic na mga script. Hindi ko rin kabisado yung work around ng kapag yung paano basta i-enable lang po yung ano yung Mac yung macro na function dun sa ano sa Excel under ng Mac na environment. Pag once enable niyan, I'm sure mag-run na yung ano na yung form. Ayan, sige po. Salamat po. Salamat po Sir Dave. Dati gumana na yan eh. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Oh, may tanong daw si Ariel, ano daw yung difference ng collector's number sa field number? Carl, collector number, field number. Nandiyan ba si Carl? Or Jeboy, pwede bang ano, i-clarify mo ito? Kasi depende ito sa ano eh, dun sa system natin mismo sa museum. I would assume na yung collector's number is yung mismong number na yung na ina-assign mo sa specimen base dun sa collector. Specimen, no? Pero the field number... ang tanong kasi ni Ariel, halos pareho lang kasi sa case din siguro kasi the collector is also siya rin yung nag-a-assign ng field number kasi pag na-collecta ang Losba ang LBC ang Forestry Herbarium si Ariel lang. So basically I think that's the case. Kaya yung collector's number niya ay field number na rin niya. Field number. Ayan. So kung ayan. Ano rin yan? Gamitin ko. Hello? Hello? No, ako. Wala. Okay. Jeboy, ikaw muna. Jeboy, ikaw muna. Okay. Ako ang ginagamit ko is field number kasi yung collector number, posible siya na i-assign sa ano eh, parang identifier sa collector sa isang tao. Kunwari,
ako ay collector number one, ganun. Pero lalagay mo pa rin yung pangalan ng collector. Possibly kasing ganun. Parang, pwede rin ako. Pero just in case, Kit, tsaka Jeboy, okay lang ba na pareho sila? Hindi siya magiging problema sa uniqueness nung datum, yun ba? Kasi baka hindi kasi naman, i-accept. Hindi naman. So sa cases, okay. So sa cases ng mga sections na they are using the same number, the same identification code for the collector and the field number. Walang kaso yun dun sa encoding kasi i-accept pa rin naman ng database. Wala nang problema yun. At saka dun sa may record level na tab. Yes. Meron din siyang meron din siyang institution code, collection code, tapos meron din catalog number. Yun yung hindi ko alam kung anong format ng yung catalog number niyo or institution code. Kayo na pong bahala doon. Basta siya alphanumeric. Yes. May tanong si Jeff. Ang tanong niya is need ba lahat ng field lagyan or i-accomplish, no? So depende ba daw sa data lang? Oo, siyempre. At saka, yung may mga asterisk, yun yung required fields. Yung sa geo-collection, yung sa reference, yung locality, yung decimal latitude at saka decimal longitude, actually, required fields sa ano yan, sa Darwin Core. Pero, madaming nag-oppose dun sa partners namin kasi ayaw nilang ilagay yung specific na long lat kasi nga, syempre, species conservation. So, ang ginawa namin, tanggal muna namin yung hindi namin ginawang required field. Pero, dahil nasa GBIF project, isa yun sa mga required fields na kailangan nila, yung longitude, latitude. Yes, so. Okay. Yun, napagana daw ni Sir Dave yung Yes. So, yung firewall lang daw. Wala. Ayun. May question pala ako, Kit. Backwards compatibility nung species encoder with older versions ng Excel? Wala naman siyang problema? Wala naman problema. Kahit gumamit sila ng wala Excel? Wala naman problema. Like for example, Excel 2006? Try nyo nga, no? Hindi ko pa nasa kasi nung dinevelop yan hindi ko alam kung anong version nung dinevelop yan ng 2011 2010 So hindi ko alam kung anong version ng Excel yan, pero pag try nyo lang, basta try, pag may mga error send nyo po sa akin para mas maraming comments, mas maganda. Okay. And one more, kasi sa yung UP accounts, meron kaming Office 365. May Office 365 kami. Na-try nyo na ba yun na tatakbo ba siya? If, for example, ay local, nasa computer mo, nandun yung species encoder, pero yung the program, yung Excel spreadsheet to run it, exists in the cloud. Nasa 365. Anong mukhang sa tingin hindi mo? Mukhang hindi ata. Kasi nakano siya locally developed siya na as Visual Basic script. Okay. So, hindi ko pa na-try na gamitin yung Office 365 sa cloud. Pero pwedeng subukan. Pero I'm sure hindi yan gagana. Kasi naka-local siya. Local na development. Okay. What if kasi may SharePoint? Parang may tanong ata. What if kung may SharePoint? Ilalagay siya sa SharePoint. Magpapatulong kami sa like sa ITC namin, may SharePoint para doon na lang i-access ng staff. Parang instead of meron kang local area network na shared folder, so nandun na lang siya sa SharePoint. Tapos doon na lang i-access ng staff. The only downside to it is that kailangan silang online. Anong sa tingin mo doon? Kailangan silang online. Yun lang yung downside doon, yung dapat online sila. Yun din yung purpose na dinevelop namin yung
offline yung Excel kasi kapag yung tao walang internet, pwede na gamitin mm-hmm. yung Excel. Pero yung katulad nung pinakita ni Carl kanina, yung online, pwede din na lang gamitin yun as online encoding. Ang ano nun, dapat may internet talaga sila. At saka yung functionality nun, halos parehas lang sa Excel, sa offline. Okay. Jeboy, may tanong si Ariel. Yung collection number ba ay the same with the MNH accession number? So, paki-clarify kay Ariel. Collection or cat collection or catalog? Hmm. Collector number or catalog number? Hmm. Collection number. Yung same dapat sa MNH number ay yung catalog number. Yeah, boy. Po, tutorial. Kasi ito yung tinatanong talaga ni Orly. Ah, ano pa? Nakalagay doon, collector number. Ano, walang, inalagay niya doon yung accession number ng collect, yung species na ano. Yung specimen. MNH. Yung nilalagay ninyo, di ba? So, dapat iba pa yung po, ano? Po. Iba pa yung field number na ano. Opo, opo. Pero yung accession yung number, accession dito, number. Yung accession number po, doon po siya sa catalog number, yung sa record level na tab. Bale, ipagsasamahan, ipagko-combine yung institution code. Kunwari, sa quick Kuya Arlene, sa institution code, UPLB, MNH, PHA ba yun sa Pasmatodea. Tapos yung collection code, yun yung number kung pang ilan siya. Tapos yung catalog number, yun ay accession number, yung pinagsama ng dalawa. Pero yung, huwag yun na lang kung gamitin siguro yung collector number, hindi naman siya required eh. Doon na lang kayo sa field number. Kung ano yung field, kung meron mang field collection number siya. Okay. Thank you. Apa. Thank you po. Tapos? At saka pala po yung ano, yung huwag niyo pong kalimutan yung format ng date. Yung year, month, day. Year dash month dash day. Hindi ko lang na-modify itong nasa encoder form. Eh. Naka-ano pa rin siya. Slash. Ito pa yung mga dating ano. Ito pa yung dating mga format ng Darwin Core. Hindi ko standardize. Nandun na ako sa locality. Hindi ko maklik yung add locality. Ayaw niyang mag... Hindi ako makapag-add ng locality. I-save mo muna. Save. Ah, okay. Tapos pagka-save mo, open mo uli yung ano, Species Encoder form. Tapos punta ka sa locality na tab. Ah, kasi walang country code. Hindi rin na. Okay. Ayun. Okay. So hindi siya masisave ng So by default hindi naka ano, record yung record field hindi nalagyan. So okay, nga pala yung by default yung ano pala yung tabs na synonyms, locality at saka yung images kapag nag-add kayo ng record by default naka-disable po yung ano yung add synonyms, yung add locality at saka add image. Mag-enable lang po yan kapag sinave niyo muna yung record. Ginawa po namin yung ano niyan, yung routine niyan kasi dati kapag nag-a-add ka ng record tapos isasabay mo siya sa pag in-enable mo yung synonyms at saka locality ang duplicate yung record tapos hindi niya ma-assign automatic yung taxon ID kasi bagong record pa lang siya eh. So dapat i-save niyo muna bago kayo mag-add ng synonyms, locality at saka images para ma-enable yung ano yung tab sa baba, yung button. Kasama pala pati common names, yung apat na tabs na yun. Naka-disable siya na yun. Kasi yung nangyari kasi dyan, per scientific name, one is too many. Like for example, isang species name, tapos marami siyang common names. Kapag in-enable namin yung common names niya yan, hindi siya nag-assign sa ano, ng yung taxon ID. So dapat i-save muna siya, tapos automatic. Doon siya mag-enable yung ano, yung add common name, synonyms, locality, at saka images.
Jeboy, may tanong si ano, si Inchan. Paano daw kung unidentified or undescribed pa yung taxon? Ilalagay nyo ba sa Species Encoder? Hindi, kasi species na. So ayun, basta unidentified or undescribed, so hindi siya i-include. Hindi muna, kasi ang gusto nga din natin i-publish lang, i-publish din na target is yung mga described na, yung mga species talaga described. Alright. Okay. Although pwede, sa GBIF pwede rin naman kahit ano yan, hanggang family lang yung ano, yung identification. Pero para din malimit na yung ano natin, yung target natin, hindi na ganoon kadami. Yung identified na talaga to species level yung encode. Ay, sir. Mga ilang record yung target nyo? 5,000. 5,000? Ah, okay. 5,000 unique. Ano yan, no? Unique records. Apo, pero hindi exactly na yun yung number ng species. Ah, okay. Yung circuit, paano ko na rin dito dun sa locality? Kasi, meron bang habitat dito na ano? Saan pwedeng ilagay yung habitat? Wala. Walang habitat. Pero, paano kaya? So, idagdag yun. Actually, merong ano eh. Pwede siyang idagdag yung... Pwede sa note siguro. Pwede. Note. Sa may note, no? Sa notes na lang. Sa notes na lang. Oo, sa notes na lang, oh. Ganun na lang, oh. Pero sa verbatim look up, verbatim ano na lang siguro. Pwede bang idagdag? Pwede, oh. Importante yun, no? Sa... Jeremy, check mo sa ano? Carl. Sa... Tasa. Yung TDWG, kung may katumbas na Darwin Quartern ang habitat. Di ba may binigay na link sa GB? Kaya sir, kung meron siyang katumbas doon, yung habitat. Pwede rin. May tanong pala si Joseph. Tumatanggap ba daw yung species encoder ng .png at saka .tiff file? Or JPEG lang? Tumatanggap din. Wala namang problem with kung gano'n yung... Tumatanggap din siya ng ano? Walang file... Yung size? File size limitation kasi malaki ang TIFF. Hindi ko lang na-check. Pero, sige nga, try nyo mag-add ng ibang file format. Either, I'm sure, ano yan eh, nang wala naman siyang condition doon na kung hindi JPEG, hindi niya tatanggapin. Oh, okay. Mahirap lang daw kasi TIFF minsan may 50 MB. Masyadong malaking TIFF. Masyadong malaking 50. So, ang poster. Hello, JPEG at saka PNG. Merong habitat sa ano, as in habitat talaga na field, na term habitat sa Darwin Core. Oh, sa event. Okay. Sa event. Ah, sa event. Sa event. Ayun yung ano. Sa collecting yun, event. Oo nga. Collecting event. Sige, i-ano namin, note namin yan. Sige. Okay, 1 minute to go. It's 4:30. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako nakakaisa. Pwede natin dagdag yung... Ayun. Carl, pwede natin dagdag yung ano, no? Habitat, Carl, no? So may comment si Camila, si Cam. Working naman daw yung Excel sa iMac. Pero yung species encoder form is not working. So ano kaya yung problem doon? Hindi kaya yung katulad dun sa case ni Sir Dave na naka yung sa firewall o yung sa macro? Yes. Hello po. Yes, Cam, please. Hello po. Working po siya. Enable ko na po yung macro. So, in-accept siya ni Mac, ni iMac. Then, working yung lahat ng tabs niya. I can put yung mga species or any other data. But, dun sa species encoder form, nakalagay lang doon pag, ano ko siya, pag pinindot ko siya, yung name mo lang, yung Kit Eloran, a unique identifier. So, ayun lang yung nalabas sa kanya.
So hindi working yung species encoder form sa Excel ng sa iMac. Okay. Na-try niyo pong ano, i-close ulit yung Excel file tapos i-try niyo pong i-open ulit. Kasi naka-enable na yung ano, yung macro. Okay, sige, try ko. Oh, parang try restart. Parang restart. Kung hindi pa rin siya. Okay. Para ka lang nag-restart ng Excel. Sige po, to try ko. Or yun nga, bili ka ng bagong computer. Tapon ko na tong iMac. may pondo naman ata nga na si Kay Jeremy. Na. So si Jeboy nang balang bumili ng laptop. Sige, try ko po. Huwag mong itapon, ibigay mo sa akin. It's 4:30, so okay, si Michelle, I'm using iMac. Working po sa akin, but I have to download Microsoft Excel para gumana yung file. Bakit wala kang Microsoft Excel? Wala kang Excel? Ba't wala kang Excel, Michelle? Mag-download ka kasi ano, Michelle, pumunta ka sa Office 365 account natin, i-download mo yung ano, lahat ng taga-UP, libre for 5 devices. So, i-download mo na yun para meron ka ng Excel. Kasi, ano ba yun? Pages yata yung sa iyo, no? So, sabi ni Carl, ni John Carlos Santos, so, thank you po for this very useful question at tool. Question lang, nag-collect din po siya ng occurrence record ng fungi. Alright. So, Animalia plantae. No. Ah, okay. So, yun. Ayan. Is there any plant? Sabali. Actually, may plano talaga kami. Kasi, dati, yung dinevelop namin yung encoder niyan, underline siya ng Animalia at plantae. Ngayon, meron kaming collaboration sa Biotech Thailand. So, nag-provide sila ng species data, nandiyan yung bacteria at fungi. So, sige, actually, this year lang na ano namin yun, yung data from Biotech. Yun yung mga collection nila ng bacteria at fungi sa ASEAN. Idadagdag na rin namin yan para dun sa additional drop-down list. Tapos, hopefully, magawa namin this year. Pero, opo, ano po yan, possible na idadag namin yung collection. Ayun, sir, paano pala yan? Kunwari, may mga in-update yung version ng offline encoder. Tapos, paano namin ililipat dun yung data galing dun sa lumang version? Madali lang yan. Pwede na siyang copy-paste na lang. Huwag nyo nang i-manually encode. Copy-paste na yung... kasi, di ba, naka-generate na yan ng taxon ID. Opo. I-highlight nyo lang yung boom rows tapos i-paste nyo dun sa updated version. Gagana naman yan. Okay. Alright, May update si Joseph. So pag nag-attached siya ng nag-upload siya ng photo do sa species encoder yung sa dialogue box hindi daw nakikita yung TIFF. Pero yung JPEG nakikita daw. So bitmap, JPEG, PNG at saka .div lang daw ang upload. Ang pwedeng okay. Sige. Okay. Siguro concern niya kasi usually mayroong mga journals, yung mga final na images na sinasubmit usually sa mga journals ay .tiff. So kasi para uncompress. So baka kasi minsan naitatapon na or na-discard na nung ating mga taxonomies, yung ating mga kasamahan dito na kanila mga JPEG images. Or baka in the first place, kinuna nila yon ng .raw, camera raw. Then when they process it sa Lightroom or sa Photoshop, ay sinave nila sa TIFF. So wala sila actual na .jpeg. So siguro nasa ano lang yan, ang tawag dito, sa file permissions ng Excel or I don't know kung paano nyo ma-accommodate na yung .tiff ay pwede. Sige, ano ko yan? May pasok. Yung .tiff file, Sige, check ko yan. Matagal-tagal ko na hindi na na-debug ang Visual Basic nito. Pero I'm sure yung yung JPEG, PNG, ano ba ibang format? Bitmap,
pwede niya pong iyan, no? Pwede niya sa folder. Sige, well, accommodate pa. Yan, may tanong pata. So, questions pa? Or I hope merong successful kahit paano. So, question lang. Yes, Kuya Orly, ko ba yan? Uh-oh. Yes, Kuya Orly. Tatanong ko lang kasi yung sa Species Encoder, di ba, ano, na-drop yung name, di ba? Drop name, tawag nila. Whatever. Ano yung, tuwing ako magbubukas, hindi siya nagsisave. Katulad yung PASMA Today, PASMA Media yung nakal-ano. Katulad yung ibang family, hindi siya nag-ano. Iba yung order niya, hindi siya nagsisave ng ano eh. Nagsisave ba siya? O, binabago ko kasi binabago ko ulit. Iba yung order, iba yung family. Wala yung family doon eh. Hindi nag-exist doon sa draft names. So, like for example, ayun, sabi ni Carl, yung vocabulary po na tab, pwede na po siya idagdag doon. Saan yun, sir? Baka pwede pa share screen. Ah, sige, saklit lang. Para makita. Ayan, pakita mo si Carl. Para siyang auto-add. So kapag hindi niya makita sa drop-down list yung value na in-enter, meron ka na in-enter mo, may option ka na i-add siya doon sa existing na drop-down para pag ma-encounter mo ulit yung record na yon, hindi mo na kailangang i-encode. Parang nag-auto-save siya. Although sa case na ito, Kuya Orly, hindi siya auto-save eh. So kailangan mo siyang ipapasok mo muna siya, i-save mo muna siya para pumasok siya dun sa doon sa drop down list, parang ganun. Oh, kasi tina-type ko pa sa drop down list eh. So pag anong nangyayari diyan, pag dina-type mo sa drop down list, ine-encode mo lang siya. So papasok naman siya. Kaso kapag marami kang records, uulit-ulitin mo 'yun. Oo, oh, parang ganun magagawa case ko eh. Yes. So paano tayo magiging permanent siya? Doon? Yun. Papakita yun ni Carl. Yun po. I-share ko lang yung screen ko. So habang sinishare ni Carl yung screen niya, hindi daw maka-add ng synonym for the mushroom si Jen. Ano si? Carl. Yung sa may tab sa baba. I-right click mo dun yung kahit saan. Diba? Right click mo. Yan. Right click mo yung sa baba. Yung mga tabs. Kahit saan dyan. Tapos, right click mo. Tapos, click mo yung right click. Right click ko na. Right click. Ayan yan. Tapos, i-click mo yung unhide. Unhide. Yan. Tapos, click mo yung 3. Okay. Yan. Tapos, okay. Yan. So, yan. Yung sa ano pala, yung sa, pag kinlik nyo po yung Species Encoder na form, under dun sa, pag nag-add ka ng record, under dun sa taxon na tab, sa classifications na tab, pag gusto nyo po magdagdag ng list ng kingdom, phylum, class, order, family, diyan po kayo magdagdag. Yung sa vocabulary naman, for security, ano po yan, yung ginawa ko? Kasi yan yung mga taxonomic backbone na kinukuha namin sa Catalog of Life. So, pwede po yan na gamitin nyo. Yan, like for example, Carl, mag-add ka ng, hanapin mo yung column na phylum. Phylum? Yan, phylum ata yan. So magdagdag ka diyan ng magdagdag ka diyan ng isang record. Lagyan mo ng okay, edit mo lang yung yung pinakulata ba yan? Edit ka lang. Or yung Acanthocephala. Ayan sa taas yung Acanthocephala. Ito. Yung pinakataas yan, yan. Edit mo lang yan. Lagyan mo ng X or yan, something. Okay. Lagyan mo sa dulo ng X para makita niya yan. Tapos
Save. Ayan, tapos ano mo? Ibalik ka dun sa species form. Hindi ko mo sa-save to? Hindi mo na. Ah, hiya mo lang. Hindi na, hindi na. Oh. Tapos balik ka dun sa species encoder form. Ayan. Tapos species. Ayan. So, pag kinlik mo yung, pag nag-add ka ng record, tingnan mo yung ano, yung acanthocephala. May nagbago na yan. Phylum ba yun? Sa phylum. Ayan. Oo, phylum yan. Ayan, oh. So, ayan. So, doon nyo po babaguin. Ay, baguhin yung pare yung ano, yung pass mo. Okay, thank you. So, hello, pwede ka... hello? Sige. Yes, Orly. So, authorized pa yung magpalit ng order. Let's yung, say, order. Yung ano po, yung ganyang, yung taxonomic tree na backbone niya, although pwede po siyang i-modify, in-encourage namin yung mga encoder na kami na lang po magdagdag or mag-modify. Kasi once na binago po yung row, maapektuhan po yung ibang cells ng form. So for example, meron po kayong bagong listing ng under ng family. Pwede nyo pong ibigay sa amin tapos kami na po mag-update. Yes, yes. Yun po yung pinaka... Oh, kasi para iwas error. So email na lang namin sa inyo po. Pwede rin po. Pwede rin po. Thank you. Yes, sa tingin ko mas tama yung way na yan kasi para kapag nag-release ng succeeding versions ng species ng bagong version ng Species Encoder ang ACB dun sa iba pa mga partners nila. So yung record na inad ng museum dahil wala siya in the first place doon ay would be reflected doon sa mga succeeding versions na pwede nilang i-distribute sa mga iba pang mga users across the ASEAN. At isa galing talaga sa expert. Oo. Ang ganda na lang po. Okay. So 4:45 na. Oho, pwede na mag-ano. Pwede na siguro mag-show and tell. Pero ano, I think this would not be the last session. Kasi basically this is parang orientation and of course parang debugging do sa mga first time users ng Species Encoder. And probably, Jeboy, we could schedule another session that could be also per section. Parang ganon. Sir Floyd, it depends on you. Yes, yes, sir Kit. May isang tanong dito na gusto ko lang sagutin. Yes, sabi yes. Ni Sir JM niya, si JM, yeah. Si Jen, si sabi Jen. Niya, Ma'am po, ma'am. Sabi niya, ma'am. Hi, ma'am. Sorry po. Sabi niya hindi ako maka-add ng synonym for the mashup. So, by default po kapag nag-add kayo ng record, lahat po ng tabs, yung common names, synonyms, locality, tsaka images, naka-disable po 'yan. Mag-enable lang po yung synonyms na tab at saka yung common names, locality at saka images. Yan po yung apat na tabs. Mag-enable po yan. Kapag sinave nyo yung record nyo, initial na encoding. So once I sinave nyo yan, doon na po kayo pwede mag-add ng synonyms, common names at saka locality. Ginawa po namin yan kasi para iwas error at saka iwas duplication ng record. Kasi auto-assign po yung taxon ID kasi parang nangyari niyan, parang 1:2 sa bawat common names, synonyms, tapos yung locality, tapos at saka images. May kanya-kanya pong spreadsheet. So, ganun po yung laging ganun po lagi yung gawin. Dapat i-save mo na, tapos saka po ibalikan yung record na in-encode nyo, tapos saka niya po i-add yung synonyms, common names, saka locality, tapos images. Alright. Opo, hindi po siya hindi pa dapat mag-add. Dapat i-save po mo talaga muna tapos saka po mag-ano yung sa form. Okay. So, siguro let's end our hands-on session. So, sino pwede mag-volunteer? Meron bang naka-accomplish ng task without any errors or any problem? So, at least may makita tayo na successful na nagamit yung Species Encoder. So, meron po ba? You could volunteer? Joseph, pwede ka ba daw mag-volunteer?
Na-volunteer na eh. Na-volunteer. Teka, Joseph, nasan ka? Hanapin kita. JB Rasalan. JB Rasalan. Okay. So, makita yung picture niya eh. Oo nga, may pictures ka. So, okay. So, making you a co-host. Happy birthday! Oh, birthday. Thank you. Tapos na. Thank you. Alright. So, pwede mo nang share yung screen mo. So, everyone, let's give a big virtual clap to Joseph. Kasi nakapaglagay daw siya ng 30,000 specimens. Bilis, ah. Oh, okay. Ito alright. Po. Naglagay pa ako ng dalawang entries. So, tama ba? Ito lang dapat po pinapakita ko. Oh, okay lang. Sige. Oo, tama. So, nandun naman yung hinahanap ko na group. So, sinearch ko lang siya from sa family level. Yung entry ko. And then, for next sa taxon. And then, nilagay ko yung genus, which is Mysteria. And then, species ay Urduhe. And then, yung authorship. For native status, sa isang area pa lang kasi siya sinample, pero kasi parang hindi ako confident na ilagay kagad siya as endemic. So, ginawa ko muna ng not known. For IUCN threat status, not evaluated, tapos sinunod ko na lang yung sa example ni Sir kanina na year 2000. And then national threat status, kailangan ko i-double check to kung, kasi diba hindi pa na-publish yung red list natin ba ng inverts, ng arthropods? Na-publish na, nalabas na yung... Na-publish na ba? So yun, kailangan ko lang i-check yun. Pero for now, kaso ang problema, iba yung ano eh, classification dyan eh. Hindi. Ay, ganun ba? I-drop down mo nga, Joseph. Hindi ganyan yung ano eh. Kasi diba may OTS almost tayo. Almost ganyan. Oh, may ganun. Eh. Oh. Pero, pwede ko siya ilagay sa vulnerable ata. Yung near threatened lang naman ang wala. Oo. Pagka ganun, pero yun. So, in-unknown ko muna. For record level, date modified yun today. Institution code is, binis ko lang dun sa napag-usapan po kanina. So, UPLB MNH institution code, collection code ko yung ARA for arachnid? Arani? Hindi, arachnid nga. Pati arani, ano ba yung arani sa... Arani lang. Arani lang yan. Ah, magkaiba tayo dun sa ano? Sa, Aka, yung sa mites. Aka. Okay, sorry. So yan, 00522 based dun sa accession number na yung tinulungan ako ni Kuya Orly dito last time. So sa catalog number, kinumbine ko lang. For record URL, registered po siya sa World Spider Catalog. So nilagay ko na lang yung URL niya. Kasi doon na nakalagay kung ano yung parang recent name niya and then yung taxonomic references, kung saan naka-house yung specimen, ganun. So, comprehensive naman po yung World Spider Spider Catalog doon. So, for growth yung, parameters... Ay, sorry. Yes po. Yung sa record level, yung sa date last modified pala, dapat na, no? Yung format na is 2020- Opo, in-input ko yun sir kanina na ganun. Hindi ko po alam kung ba't ganito siya ngayon. Okay. Sige. Okay. Sige. Mag-ano siguro yan. Opo. Okay, sige po. Tapos sa growth parameters, adult male and then one yung individual. For collecting event, preserved specimen siya and then observer and collector si Mr. Christian Locanias noong 2017. For month... Hindi ko lang sure kung April nga ba to sa Mabini. March o April ata. So, hindi ko muna nilagay. For common names, nilagay ko lang yung pinaka-common name na meron for the family. So, curtain web spider sa Philippines. For synonyms, wala naman po siyang synonyms pa. For locality, Pangasinan and Mabini yung nilagay ko. And then, Philippines yung country. And then, for images... Dito po isa lang yung nilagay kong image. So, yung sa habit niya. Tapos siya din yung sinet ko as primary. So, anong file type nan, Joseph? Ito yung ay... May JPEG ako nito, kuya. Tapos yung tag dito. Yung sa susunod ko, puro JPEG nga din nga ito. Yung sa... Ano naman to? Sa, yung sa Orphnacus Cueva Bordeos.
So, ganyan din, meron din siyang ano, o, nagganito ulit yung date last modified, growth parameters is both male and female. Ah, yung preparation type pala, hindi ko alam kung anong magiging, ano bang consensus natin dito. Meron po ba yun sa vocabulary? Hindi ko po pala yun na-check. Kasi parang, hello? Yes. Kasi parang nilagay ko lang muna alcohol wet collection. Hindi ko alam kung may magkaka-agreement pa tayo doon. Sige, tingnan ko rin sa Darwin Korean kung ano katumbas ng ano niya, data definition. Well, Kit. Kit. Yung question nga tungkol sa preparation type, I think okay na rin yung open open data, okay. Yung wala kang drop down kasi depende kasi sa practices nung ano eh nung collector okay. sige. Kung paano nila pine-prepare yung specimen. So okay. Magbabago-bago 'yan. Yung iba for example ay ang okay. standard ay kunwari ay gantong alcohol 95 pero dahil due to limitation in resources ang nagamit lang nila ay 75. So they have to put in the true data na lang siguro. So okay na rin siguro yun. Sige, yung verbatim ano na lang siguro. Sige, okay. I think so mas okay yung ganun. Para walang limitation. Sige. Ipag-usapan na lang po siguro okay. ito per group. Per section pero at para kahit papaano for example sa case ng museum pagdating sa Entom ito yung mga preparation types natin parang ganun. Tapos sa collecting event reserve specimen ang observer ng specimen ay si Ma'am Amy tsaka si Sir Bert tapos ako po yung collector nung 2013 February 16. Wait lang, Joseph. Oh. Pakibalik. Eh, tanong ko lang sa kila circuit. Ano yung tamang separator pag ganyan, pag multiple? Kunwari yan, yung observer. Dalawa siya. Dito, semicolon ba? O baka yung ano? Yan, tama yan. Semicolon. Sinunod ko lang yung sa semicolon. References kanina. Semicolon, tama yan, semicolon space. Semicolon. Ginanon ko na lang po muna. Tama yan, Tapos yun. For common name, tarantula, adult. Philippines ang country. Tapos wala naman po siyang synonym. Doon na move siya ng genus. So, pero kasi kita naman siya dito since naka-parenthesis. And then, locality ay Burdeos, Quezon. Tapos sa images, naglagay po ako ng tatlong image. Na JPEG po itong tatlo. Yun lang po. Thank you, Joseph. Very good. Thank you. Very good, Joseph. Kit, yung may ano lang, suggestion lang ako. Pagdating yes, sa images, siguro magdagdag kayo ng additional na field, yung description nung image. Kasi pwede kasi mag-upload ng isang image na depicting one specimen lang or one individual. Pero for example, yung in-upload ni Joseph na parang montage siya ng mga specimens, di ba? Montage siya ng graphics. So, pwede ganun. Kunyari, A, ganito. B, ganyan. So, it's just a suggestion lang sa future versions ng Species and Code. Sige. Sige. Thank you. So, yung mga suggestions niyo pala tsaka yung mga ano, i-note ko tapos magre-release ulit ako ng panibagong version tapos ibigay ko po sa inyo. Yes. Yeah, so. Oh, another question pala. Thank you. Another question. For example, meron silang version, for example, version number 4 ng Species Encoder, 'di ba? And then in-update mo siya. Ginawa mo siyang 5. So, ginawa ko 5. Paano nila paano ma-update yung kanilang installation? Paano ma-update 'yun? Ma-migrate ba yung data nila to version number 5 or para lang ba siyang i-overwrite mo lang ba yung file?
Ang pwede po diyang gawin, di ba, meron na kayong na-encode ng mga 100 na records na row at sa version 4. So, pwede niyo pong gawin yan, manually copy-paste na lang po yung, ano, yung 100 na rows sa version 5. Okay. Ganun so, na lang kasi, ganun. Pupuntahan na lang nila yung Excel spreadsheet sa version 4 and then copy and then ipipaste nila sa spreadsheet ng 5. Tapos yung images, ilalagay nila doon sa folder ng 5. Ganun ba yun? Okay. Kasi automatic, naka-assign naman yung taxon ID sa bawat species or taxon, yung bawat rows ng record. Okay. So, kung wala na kayong questions, siguro pwedeng ibigay ni Kit mamaya yung kanyang email address. Ilagay niya sa chat box para if you have questions pa. And then, ko na ngayon. Yes, pakilagay na lang po. And then kay Jeboy, kung may tanong kayo kay Jeboy, especially dun sa actual processing ng mga ng data nyo para meron tayong consistency, siguro just ask Jeboy. Pwedeng personally at saka through chat or Facebook. So, I guess wala na sigurong kukunti na lang ating time. Teka, mayroon pa. Ayan. So, pwede nyong i-email si Kits at cbeluran@aseanbiodiversity.org. So, thank you very much, Kit, at saka Carl. Pati si Carl, no? Pati yung kay Carl. So, while they're doing that, before we head on to the closing remarks by Sir JC, okay, let me just share my screen and hindi namin to nagawa last time pero we have a digital hindi prepared ah. Hindi prepared. Copy print lang kanina. So, let me read the citation. Virtual clap time with matching audio. So, the Museum of Natural History of VCRE, UPLB, College Laguna, gives this awards this certificate of recognition given to Christian B. Eluran for serving as resource person for the UPLB MNH GBIF BIFA project on biodiversity data mobilization, data digitization and mobilization, specialized training on the use of species encoder. So, held today, October 8, 2020, 2:30 to 5 p.m. via Zoom, and in witness whereof, the signature of our director, Sir JC Juan Carlos T. Gonzalez, is here unto affixed and given today, same day, October 8, 2020, at UPLB College Laguna, Philippines. So also, we are giving this certificate to Carlos Aurelio O. Calangan, who is now in Tugigiraw City. Nasa Tugigaraw ba daw siya? Okay. So thank you layo. Very much. Layo, no? Thank you very much, Kit, and thank you very much, Carl, for welcome. That. Thank you din po sa lahat, Sir JC. Thank you very much. And huwag kayo magsasabang tumulong sa museum pagdating dito sa project na ito. So, nandito lang kami. Thank you very much. So, may I call on Sir JC to give the closing remarks. Nandiyan pa ba si Sir? Of course. Ayan, Sir. Thank you. Thank you naman ako. Ayan. Thank you, Floor. Again, thank you very much to our speakers, Christian and Lauren, and of course, my former student, Carlos Aurelio Calangan, for sharing their expertise on biodiversity information management that they have done for their data management at the ASEAN Centre for Biodiversity. Actually, the ASEAN Centre for Biodiversity is celebrating their 15th year, so happy anniversary. Thank you. For today's session is the third in our series of our training workshops in line with the museum's project on digitization and mobilization of collections, of course, funded by the Biodiversity Information Fund for Asia. And I hope you are all able to enrich your understanding of data management, especially focusing on digitizing species data using the Species Encoder application, of course, offline.
medyo marami siyang details, but again, if you go through the steps that nasani ka na sa protocol, it becomes more or less, it becomes easier. So do join us on our succeeding sessions for those who are here. The time participants, there are 23 na. 23. And I hope, I'll know most of this is this from the museum, but also we have a lot of guests. So for those who are also invited guests, and also we might add in some curators who might be interested as well. Kahit late na sila mag-join dun sa series. So for our succeeding sessions, and be able to manage your data, especially when you are part of the global database of the Global Biodiversity Information Facility. So, I mean, it's not just for us to be able to digitize, but also for us to be able to share our data and be recognized. And of course, yung all the efforts of the museum, collecting and documenting species, hindi lang hanggang sa publication, and it has to be properly documented and of course available online for all the researchers to use. And with that, again, thank you very much for your participation. Thank you for the organizing committee and the facilitators, Floor and Jeboy. And again, we'll see you on our next workshop. Okay, thank you very much, Sir JC.